summertime. Tingnan yung mga puno dito, yung cherry blossom. May bulaklak na dating ano yan, guys. Dating parang tuyo na puno siya ngayon. Tingnan yung bulaklak niya, guys. Nag-iisang puno dito sa may kanto dito. Dito sa kanto namin. Ito yung springtime. So, pa-summer na. So, pa-init na in short. So, yo, what's up mga kapulol? It's me again, I'm back. So, ito, siguro sa mga dati na nakasubaybay sa akin, guys, hindi nyo na kailangan itanong sa akin saan pupunta si Kabulol, o hindi nyo na kailangan malaman dahil matik na alam nyo na kapag naglalakad si Kabulol, pupunta na supermarket. So, pupunta tayo sa Asian Mart, dun sa Palguri, mamimili tayo ng pagkain natin na good for 1 week. So, naglalakad si Kabulol. Masarap maglakad, naka-short na lang tayo, guys. Yan, kasi summer na. Ay, init na. Ang ganda na ng mga tanawin dito, yung mga bulaklak. Ayan yung mga puno. May bulaklak na, cherry blossom. So, yan. Ito naman. Yan, di ko alam kung bulaklak yan, guys. Diba? It's summer time. Napakaganda niya. Hoy! Musta? Oo. Ingat. Oo. So siya ka pala, guys. Ayun nga, dumaan yung mga nagbabike. Hindi ko alam, kilala pala nila ako. So umahabot na rin yung mga video natin dito sa mga kababayan natin na nasa Korea. Actually nasa Pinas pa yun siguro. Napapanood na nila ako. Mukhang bago eh. Mga mukhang baguhan pa dito. So, ayun, nakakatuwa lang at may nakakakilala kay Kabulol na. So, for today's video, guys, meron po akong i-share sa inyo. Pwedeng maging ganito rin po kayo in the future pagdating ng panahon kung tatagal kayo dito sa South Korea. So, ito po ay pinamagatang parang magkakaroon pa tayo ng mga taon pa para makapagtrabaho rito. I mean is para parang nagmumukhang magkakaroon na ulit ng Yongjang. Pero hindi pa sure, guys. Yung Yongjang, yun yung extension. So, hindi pa po sure yung guys. Kasi na-reach na ni Kabulol yung maximum contract dito na 10 years. Nagkaroon lang ng special extension gawa ng pandemic. Kaya nagkaroon tayo ng another 1 year. And then, yung amo ko, ayun, nagpaparamdam. Sabi niya, kung gusto ko pa daw mag-stay, ayoko naman mag-stay ng illegal. Sabi ko, TNT. Sabi niya, meron. Sabi ko kasi, wala nang paraan pa. Meron, sabi niya. So, eto may papakita kong video, guys. Sana mapanood po ninyo habang pupunta tayo ng palengke. Panoorin nyo muna. Mga clips lang to. Hindi siya ganong klaro dahil kumukuha lang ako ng shot na hindi ko pinapahalata na nagbibideo tayo habang kausap nila ako doon sa opisina. At yung tao na agent na mag-aasikaso ng mga papeles ko. Nag-hire siya o nagbayad si amo para ano, para maglakad ng mga papel natin. At syempre, full support si amo sa ating extension, guys. Sa pagtulong niya sa akin. Lahat, pati sa gastos. Parang wala tayong gagastusin yun ng pagkakaintindi ko. Pero again, guys, ito ay gusto ko lang pong i-share sa inyo pero wala ka pong malinaw to. Dahil nasa process po yan. Marami pang kailangan pagdaanan at marami pang kailangan gawin na requirements sa Pilipinas. And then, yun, sana hindi na kakailanganin pa yung topic, yung points na kailangan mong mag-aral para magkaroon ka ng E7 na visa rito. So, panoorin nyo muna, guys, bago natin ipagpatuloy kung ano pa yung mga benefits ng E7 visa dito sa South Korea. While maglalakad muna si Kabulol, mamamalengke, pagbalik, isa-shoutout ko rin kayo, guys. At guys, siya nga pa may dagdag ko dito sa South Korea. Madami na rin naglalakad. Mas pinipili nila maglakad kaysa sa mag-taxi. Mainit naman kasi talaga, sa sarap maglakad. Hindi ko alam kung Pilipino tong mga to. Yan. Uy!
학교에서 고등학교 졸업했죠? 내가 고등학교와 1년 7개월만요. 고등학교를? 예. 아, 고등학교 대... 아, 고등학교 졸업하고 대학교를 대학교 이거 대학교 1년 7개월만요. 결혼했어. 그래서 마무리 아니에요. 아, 그러니까 고등학교는 예, 졸업했잖아. 예, 됐어요. 4년요. 네, 우리 고등학교 졸업한 거 예. 종이 그 종이 있는데 있어요. 그거를 필리핀에서 예. 도장 받고 예. 주 필리핀 한국 대사관에서 도장 두 개를 받아야 돼. 두 장요? 예, 예, 졸업 증명서를 아포스티유라고 예. 뭐 여기 보네요. 예, 그러니까 그 박수 아니어도 돼요? 아? 박수. 박수? 예. 여기 보네. 아, 이거 아니 팩스 말고 안 돼. 오리지널로 오리지널. 오리지널요? 아, 오리지널을 필리핀에서 필리핀 외교부가 있어. 외교부에서 도장을 받아 나 고등학교 졸업한 게 맞다. 예. 그리고 그 서류를 가지고 한국 대사관을 가. 한국 대사관에서 가면 아, 이 사람 여기 학교 졸업한 거 맞아요라고 도장을 찍어줘. 저도 학교 괜찮아요? 어, 그게 한 달 걸려. 한 달. 한 달요? 보통 한 달 걸려. 네. 한 달 걸리니까는 그 아, 우리나라 우체국 보냈어요? 네, 우체국. 우체국. 이거 하라는 대로 잘 움직여서 빨리 움직여야 돼. 네. 서류 준비하고 너 고등학교 졸업 맡은 거. 대학 그 다니던 거는 그건 안 해도 된대. 대학교 안 해도 돼요? 응. 고등학교까지 그거 처리하면 되고 너가 한국어 공부를 시간 나면 많이 해. 그 책 같은 거 있잖아요. 네, 책 제가 책 문제 주면은 그 책 가지고 저녁에 네. 조금씩 공부해. 너 이제 한국말 잘하니까 이 말 뜻만 이거 알아듣고 글씨를 이해를 해야 돼. 읽을 줄 알면 돼. 장관님 스탬프를 주세요. 이해를 해야 돼. 이해. 어떻게? 네. 응? 예. 이해를 해서 그거를 그 네가 적응을 빨리 해야 돼. 그래야지 된다고. 응? 공부 잘 안 된대 어떻게 나중에. 아니 아니 저 그거하고는 크게 상관은 없을 것 같아. 그래도 일단 공부는 항상 해놔. 공부는 시간 내. 비용은 회사에서만 내는 거지. 그러니까 그걸 좀 지금 잘 좀 해줘. 잘 그러네. 제가 싸게 해드리는 거예요. 이 졸업장들은 보통 본인들이 다 갖고 있어서 내가 복사를 안 해요. 졸업장은 안 넣었다. 복사를 안 했나? So guys, sa kasagsagan ng paglalakad pala natin kani-kanina lang, eh bibidyoan ko sana, akala ko mga ibang lahi. So pakikinggan ko sana kung Pilipino, kasi maririnig mo habang nagsasalita sila. Habang papalapit ng papalapit, kaya pala lumipat sa daan yung isa. Eh, solid kabulol pala natin yung mga yon. Napapanood nila yung mga video natin, nasa Pilipinas pa sila. Hindi ko na na-video dahil syempre cellphone lang yung gamit ko, hindi ko dala yung GoPro, kaya nakipag-usap, nakipagkwentuhan tayo saglit. So yung isa dumating daw siya ng December, yung isa naman na if I'm not mistaken October yata or November, yung isa kakadating lang daw. So swerte yung mga yun dahil sa dami ng mga Pilipino na nag-apply, isa na sila sa mga nandito na. So meaning matutupad na ang mga pangarap at plano nila. At alam ko rin naman na deserve ng mga yun. Deserve ng lahat ng mga Pinoy na nandito. So, senior ko lang guys. Nakakatuwa lang pong isipin na may nakakakilala kay Kabulol na Kabulol natin sa Pilipinas na solid viewers na nandito sa area namin. Magkalapit lang kami. Guys, ang ganda ng mga ano guys. Orchids. Orchids, hindi. Cherry blossom pala.
바꾼 다든지는 뭐 하든. 어느 나라야 친구? 방글라데시. 방글라데시. 필리핀 사람. 그거 는 피처 난 체리 블로썸 가이 나가 sabay ko dito sa paglalakad. Ang ganda kasi ng cherry blossom guys eh. So yan guys, kakadating na natin, kakauwi lang natin guys. Namaling ko si Kabulol. So ang dami kong nakita mga kababayan natin at ibang lahi na naglalakad din kasi summer na. At Sabado ngayon, day off ng iba. Yung iba walang pasok kagaya namin. So namamaling na sila. Pumunta na sila sa Asian Mart. So no guys, napanood nyo pala yung video na sinasabi ko sa inyo guys. Patungkol dito sa amo ko na sinasabi niya sa akin na gusto niya akong gawin niya E7 visa. So yan ang tatalakayin natin, pag-usapan natin ngayon. So yan guys, napakabait ng amo ko. Inuulit ko guys, yung amo ko dito, hindi ako ine-extend dito na dahil gusto niya ako. O gusto niya yung personality ko. So kaya ako na inaalok ni amo na mag-stay dito, bibigyan niya ako ng E7 visa. Full support siya sa pagiging E7 ko, siya yung gagastos. Dahil sa abilidad ko sa pagtatrabaho. Kasi bibihira yung mga Koreanong ganyan talaga. Lalo na dito sa company na sinasabi ko sa inyo, hindi naman langit sa inyo na napakahirap nung trabaho ni Kabulol. Nagmamoldi ako, lahat ng moldi yan, minsan ilang kilo yan binubuhat ko. Hindi ako nagre-reklamo, o hindi ako maselan o maarte sa trabaho. Kaya yan ang isa sa gusto, nagustuhan sa akin ng amo ko dahil sa pwesto ko, madami nang sumubok pero hindi nagtagal. Nagpalipat ng ibang posisyon, ng ibang linya na trabaho. Pero ako, dahil ko pa daw isang Koreano. So, yung trabaho ko talaga pang Koreano. Pero ako, tinrabaho ko nang walang reklamo. So, to be clear lang po, madalang lang na i-offer ang ka ng E7 visa, which is until retirement na yon, hanggang mag-resign ka na o umuwi ka na ng Pilipinas, doon lang matatapos yung visa. Yung pagiging ano mo rito, legal mo dito, illegality. At the same time, pwede mong dalhin yung misis ko daw, yung asawa ko, pabalik-balik na lang with me, nakasama ko kung gusto niya magtrabaho, mga anak namin, pero ibang process yun, pero possible na mangyari yun. Ang kagandahan nun, pwede kang umuwi every year, yun ang binigay niyang condition sa akin, uuwi ka every year, ay isang beses, 15 days or 1 month, depende sa availability ng company namin kung busy o hindi. So, yun yung mga benefits na pwedeng makuha. Siyempre, yun nga, kagaya na sabi ko, makakapagpundar pa tayo, makakapag-ipon pa tayo at mapapagtapos ko ng pag-aral yung anak ko na college na this year. Ang kurso pa naman yung kinukuha is marine engineer. So may kabigatan yung tuition, gusto niya maging seaman. So supportan ko siya, sabi ko sa kanya, sa abot ng makakaya ko. So guys, sinishare ko lang sa inyo dahil sinasabi ko lagi sa inyo guys, isipin natin lagi yung long term. Hindi 5 years lang ha, magiging magandang takbo ng buhay, financial. Yung mga nabibili nyo, nakakain nyo, yung dating hindi nyo naibibili, nasusuot na damit, nasusuot nyo. So, kung uwi yung isang Pilipino o FW, matatapos na rin ba dun yung pagiging maganda yung flow ng pera sa kanila? O hindi na ba magbabago yung pag-uwi nila? Babalik ba sila sa zero? Mag-uumpisa ulit? Diba? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Habang nandito kayo sa isa ibang bansa, hindi man nakikita ng mga amo ng ibang tao, pero may nakakakita sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Walang nagtanim ng pangit na nag-ani ng maganda. Wala rin nagtanim ng maganda na nag-ani ng pangit din. So, lagi nyo tatandaan guys, lahat ng bagay na paghihirap nyo na nasaan man kayo ngayon sa sitwasyon na napakahirap, magiging blessing yan pagdating ng araw. Sabi nga nila, the more na madaming problema ang pinagdadaanan mo, napakabigat, napakahirap,
the more na ganun din kalaki din ang pagiging blessing na paparating para sa'yo. Talagang sinusubukan lang tayo ni God, inahanda lang tayo ni God para pagdating ng time na yon, alam natin pahalaga yung mga bagay-bagay. Hindi ba guys? Ito kaya sinishare ko to guys, hindi para ipakita sa inyo, ipagmayabang sa inyo. Sinishare ko to guys, kahit na wala pang masyadong linaw, gusto ko naman kasama ko kayo sa pagiging pag-process o yung journey ko to change my visa. Gusto ko kasama ko kayo at napapakita ko sa inyo na lahat ng bagay na napakahirap, pagdating sa dulo, magiging posible yan. Sabi ko nga, walang mahirap sa mga taong nagsusumikap sa buhay. Lagi nating tatandaan na anumang bagay ang ginagawa natin sa buhay, basta't ilaan lang natin sa taas at saka sa pamilya natin. Magiging maganda lahat yan. Yung problema, pagsubok sa mga pera, financial, sa mga kasama sa trabaho, sa mismong trabaho, bulo na naman si Kabul. So kaya guys, kayo na bago o aspirant pa lang na nasa Pilipinas, pagdating nyo rito, mahalin nyo yung trabaho nyo. Bago ka pumunta sa isang bagay, dapat desidido ka at ang goal mo, alam mo at malinaw. Pangalawa, mahalin mo ang trabaho mo, huwag mo mahalin yung company mo. Pangatlo, pag nahihirapan ka na, sinisigawan ka na, inumura ka na, o hirap na hirap ka na, sa tingin mo parang ikaw lang ang taong dumadaan o dumadanas ng pagsubok na ganyan. So lagi mong tatandaan, ginagawa mo yan, pinagsisilbihan mo, ay ang nasa taas. Ginawa lang yung instrumento o kasangkapan yung amo mo at yung Korea para matupad yung pangarap mo. Pero siya ang tunay na may gawa, may takda kung bakit ka nandito sa South Korea o bakit ka dumadanas sa kahirapan na yan. So pag dumadaan sa ganyan, ihanda mo yung sarili mo. Dadating ka sa bagay na minimiti mo. But you always remember, it's a matter of time. Kailangan mo ng pasensya, trust the process. So yun lang guys. So guys, ito na ang iniintay po natin. Siyempre, shoutout ko po yung mga solid viewers natin. Bilang pasasalamat po sa inyo at pasensya na medyo natagalan po yung pagsashoutout ni Kabulol. Nabisi tayo at ito yung tamang pagkakataon para i-shoutout ko po kayo. Shoutout po kay Mama Nikki Hana. Sabi niya, real talk talaga yan Sir Kabulol. Unahin ang sarili at kung may sariling pamilya na din, unahin muna talaga. No to utang. Pa-shoutout sa next vlog Sir Kabulol. Nikki Hana, special shoutout po sa inyo. Salamat po sa pananatili at pananood sa mga videos na ginagawa ni Kabulol. At kaya Nicholas Tampos. Sir Nicholas Tampos, Idol Kabulol, salamat sa mga info. Pabati naman from Marikina City, always watching sa videos mo. Ingat always. From Marikina City, Nicholas Tampos, special shoutout po sa inyo. Sana makaabot po at makarating sa inyo yung shoutout ko po sa inyo. At kaya Aljef Makasukol, shoutout. Idol, dito na rin ako sa Korea noong March 21. Wow, congratulations po. God bless you, Kabulol. Lagi ako nanonood ng vlog mo. Nakaka-inspired lahat ng vlog mo. Salamat po. At stay safe po. Good luck sa journey mo dito sa South Korea. At congratulations po. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kaya Jerome B. Thanks bro sa mga video upload mo na very informative. Advices at encouragement. Pa-shoutout na rin sa next vlog bro. Ingat and God bless bro. Salamat sa'yo Jerome B. At special shoutout sa'yo. Kagaya po ng iba. Good luck sa journey mo dito sa South Korea. Stay safe and God bless po. Good luck. At kaya Janel Tanyo, sabi niya, pa-shoutout Kabulol, palagi ako nanonood sa video mo. Nangangarap din ako makapunta dyan sa South Korea. So, Janel Tanyo, special shoutout po sa inyo. At kaya, Dotolo, sabi niya, shoutout Idol Kabulol, mag-aral na po ako ngayong March 10. Lagi kitang pinapanood para makakuha ng experience Idol. Wow, salamat po, good luck sa pag-aaral mo, tuloy mo lang yan. Walang mahirap sa taong may pangarap, lagi mong tatandaan yan. At kaya, Chanox Motolof. Bagong Kalapatits, Chanox Motolof, Bagong Kalapatits. Pa-shoutout Kabulol dahil sa mga video mo, lalo ko pang sinisipagan mag-aral ng Korean language. Wow, congratulations po at nakaka-relate po kayo sa mga video na ginagawa ni Kabulol. Real talk o realidad ng buhay dito sa bansang South Korea. Shoutout sa iyo, Chanox Motolof, Bagong Kalapatits. Special shoutout po sa inyo. At kay Kagwaps Channel, Idol, kumusta? Kilala mo pa ba ako? Pa-shoutout naman. Oo naman, lahat ng mga solid viewers ko, solid subscribers ko, solid Kabulol ko dyan. Hindi ko po kayo malilimutan. Salamat sa'yo, Idol. Kumusta? Kumusta ka na rin? Balita sa'yo. Special shoutout, sana makaabot to sa'yo. Makarating, medyo delay nga lang. Shoutout sa'yo, Kagwaps Channel. At yun lang mga Kabulol. Sa mga hindi ko po na-shoutout, just keep on
message sa comment section natin para may shoutout ko po kayo. Pagpasesyo nyo na, minsan busy si Kabuloy. Pero hindi po ako makakalimot na mag-upload ng videos at alam ko makakatulong sa inyo. So yan guys, sana may natutunan kayo sa konting pagsishare ko na naman sa inyo. Na magsipag lang kayo guys. Huwag nyong isipin na sahod lang yung pwede nyong kitain dito. Dito nyo rin makikita yung sarili ninyo, yung karakter po ninyo, dito kayo magmamature. Kagaya ng iba, lagi ko sinasabi, maturity, it's not about age. Nasa experience po yan. Ibig sabihin, hindi porket may edad ka na, may matanda ka na eh, masasabing matured ka na mag-isip. Alam mo na yung tama at mali. So, hindi yun. Nasa experience ng tao yun, nasa pinagdaanan niya. Alam mo yung galawan ng taong matured at mga taong immatured. Sa decision pa lang makikita mo talaga. So ayan guys, maraming salamat again sa patuloy na pag-subaybay sa mga business na ginagawa ko. Sana lahat po kayo, mabuhay po kayong lahat at gusto po ninyo. At lahat sana matupad yung pangarap po ninyo at madagdagan po sana ang mga Pilipino nating kababayan dito. Especially sa mga kabulol dyan na nag-apply noon, nag-aaral na, nakapag-exam na at nagkaroon na ng employer. Sana pagdating ng araw, lahat ng mga EPS, wala nang matitira, lahat ng pumasa, makakarating na rito. Papunta na kayo doon para padating na tayo doon. Dahil back to normal na po ang sitwasyon. So again guys, kita-kita tayo muli sa susunod kong gagawin video. Ito po muli si Christoph TV Channel, buhay abroad ko dito sa Basa, South Korea. Annyeonghaseyo guys.